Nang mapansin niya ang dalawang taong gulang niyang aso na tila kakaiba ang mga ikinikilos, naisip niyang tila may hindi tama sa kanyang pakiramdam, ngunit ipinagkabit-balikat lamang niya iyon. Pilit niyang pinaniwala ang kanyang sarili na walang kailangang problemahin hanggang sa isang araw, kinakatok na siya ng mga pulis. Sigurado si Suyun sa kanyang desisyong mag-ampon ng isang exotic dog. Ginawa niya ang lahat ng mga dapat niyang alamin tungkol sa pag-aalaga nito. Nagbasa pa nga siya ng mga reviews at inalam niya ang lahat ng mga dapat niyang malaman tungkol sa mga ganoong uri ng aso. Bumili na siya ng dog bed, collar, shampoo at maging engraved tag ay bumili siya. Kaya naman alam niya sa kanyang sarili na handa na siyang mag-ampon ng aso. Ngunit mabilis na lumaki ang aso at kinaliitan na nito ang kanyang higaan at collar at noon ay nagsimula na siyang mag-alala. Tubong Kunming City sa China, itong si Suyun. May dalawa siyang anak at masayang namumuhay kasama ang kanyang pamilya. Masipag si Suyun, kaya't mahalaga sa kanya ang bawat araw. Ngunit dumating ang panahon na nais din niya ng mahabang pahinga, kaya't minabuti niyang magbakasyon muna sa kanyang trabaho. Ngunit ang hindi inasahan ni Suyun na may naghihintay na sorpresa sa kanya, ang kapalaran. Naka-impake na ang lahat ng kanilang gamit para sa isang Asian trip ng kanilang buong pamilya. Lingid sa kanilang kaalaman na ang bakasyong iyon ang magiging simula ng isang pangyayaring maglalagay sa kanila sa headline ng mga balita. Ilang araw makalipas ang kanilang pagdating at halos nagsisimula pa lamang sa kanilang holiday mode nang madaanan nila ang ilang mga tuta na iminibenta ng isang lalaki. Napakaganda ng mga ito at agad kumuha ng pansin ng kanyang mga anak. Nakiusap ang mga ito na ampunin nila ang isa sa mga tuta. Dati pa naman na naiisip nilang mag-asawa na mag-alaga ng aso, pero hindi naman nila akalain na sa ibang bansa pa sila makakakita ng asong aampunin. Kaya't naisip niya kaagad na marahil ay para sa kanila talaga ang aso habang nasa dibdib niya ang isa sa mga ito. Ngunit hindi inasahan ni Su kung ano ang dala ng tutang iyon sa kanilang buhay. Sinabihan si Su ng lalaking nagbenta nito na ang tuta ay isang Tibetan Mastiff at ito ay lumalaki ng halos 2 talampakan ng taas. Tuwang-tuwa naman sila sa bagong miyembro ng kanilang pamilya at tinawag nila itong Little Black. Wala silang kamalay-malay na ang Little Black nilang iyon ay magdadala pala ng malaking problema. Masayang bumalik ang pamilya yun sa Kunming City kasama ang aso. Maganda ang panahon sa kanilang lugar kaya't maaari nilang iwan lamang sa labas ng bahay ang aso. Ngunit pinili nilang sa loob na lamang ng kanilang bahay matulog ang aso tuwing gabi. Bakas naman sa aso ang kasiyahan nito sa bago niyang pamilya. Ngunit hindi nagtagal ay may napansin ang pamilya na tila kakaiba kay Little Black. Nagtataka si Su kung bakit napakapihika ng kanilang aso na kahit ano ang ihain niya dito ay hindi nito kinakain. Ang tanging pagkain na kinakain nito ay noodles at prutas lamang, bagay na hindi naman niya gaanong binigyang pansin. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, napansin ni Su na sobrang lakas nitong kumain ng noodles at prutas at tila hindi ito nabubusog. Nang umabot na ito ng 1 taon, malaki na rin ang gastos ni Su sa pagkain pa lamang ng kanyang aso. Bukod dito, napansin ng pamilya ang kakaibang karakter ng aso at hindi nila naisip na kakambal pala ng pag-aalaga ng ganoong uri ng aso ay may kaakibat na legal trouble. Alam ni Su na lalaki ng malaki ang kanyang aso dahil sinabi naman ito sa kanya bago pa nila ito nabili. Ngunit hindi naman niya inasahan na lalaki ito ng halos 3 talampakang taas at timbang na 250 pounds sa edad lamang na halos 2 taon. Di hamak na mas malaki kaysa sa kanilang inaasahan. Ngunit isang araw, isang pangyayari ang natuklasan ni Su sa ugali ng kanyang aso nang mahuli niya ito sa kanilang kusina. Nakita niya si Little Black na nakatayo gamit lamang ang 2 hulihang paa. At napansin din niyang
napakalaki at sobrang talas ng mga ngipin nito, kaya tila natatakot na sila sa kanilang alaga. Ngunit patuloy pa rin niyang binabaliwala ang kanyang mga iniisip. Sobrang bilis lumaki ng aso at maging ang kanyang mga anak ay natatakot na dito. Lagi na kasi itong naglalakad gamit lamang ang dalawang hulihang mga paa. Mula noon ay sa labas na lamang ng kanilang bahay pinatutulog ang aso tuwing gabi. At maging ang kanyang mga kapitbahay ay nagsisimula na ring matakot sa kanilang alaga. Isa pang ipinagtataka nila, kahit na sa labas na ito pinatutulog, hindi ito kailanman natutong tumahol. Tanging ingay lamang na tila halimaw ang kanyang natutunan. Dahil doon ay nadagdagan pa ang kanyang mga hinala, kaya't nagsimula siyang mag-research tungkol sa mga Tibetan Mastiff. Ngunit lalo lamang siyang natakot nang mag-post siya ng mga litrato ni Little Black. At isang beterinaryo ang nag-comment na ito ay hindi isang Tibetan Mastiff, kundi isang Tibetan Black Bear. Dagdag pa ng vet na hindi lamang ito basta ordinaryong bear, kundi isa itong Asiatic Black Bear o kilala rin bilang Tibetan Bear o Himalayan Bear. Ang mga osong ito ay lumalaki ng hanggang 6 feet at bigat na 440 pounds. At sinabihan pa siya nito ng isang impormasyong halos ikahimatay ni Sue. Mahigpit na ipinagbabawal sa China ang pag-aalaga ng kahit na anong uri ng bear at ang sino mang lalabag ay maaaring makulong. Alam niyang nasa ganoon siyang sitwasyon, kaya't kahit napamahala sa kanya ang oso, wala siyang magagawa kundi ibigay ito sa mga otoridad. Una niyang tinawagan ang kanilang local zoo upang doon sana niya i-turn over sa Little Black. Ngunit maging ang zoo ay ayaw tanggapin sa Little Black dahil wala siyang maipakitang papeles nito. Kaya't wala na siyang pagpipilian ng mga oras na iyon kundi tumawag ng pulis. Lingid sa kanyang kaalaman na noong mga oras na iyon ay parating na ang mga pulis. Agad namang nakipag-ugnayan si Sue sa mga otoridad at nang ma-check nila ang uso kung maayos itong naalagaan, trinangkilize nila ito at dinala sa local wildlife center. At doon nila napagtanto na isang ang Tibetan Black Bear ang alaga ni Sue ng 2 taon. Kinwestiyon din ng media kung bakit tumagal sa kanila ang hayop nang hindi nila agad napansin na hindi pala ito aso kundi isang mapanganib na oso. Dahil naging headline ng balitang ito, na-i-cover pa ito ng National Geographic. Mas lalong natakot si Sue na siya ay makulong dahil sa kanyang pagkakamali dahil naging mainit na usap-usapan ito. Ngunit dahil sa kooperasyon niya sa mga pulis, napatunayan naman na hindi niya sinadyang mag-alaga ng ganoong uri ng hayop. Hindi na ikinulong si Sue at ang oso ay nasa pangangalaga na ng Wildlife Center kung saan mas mabibigyan ito ng tamang pangangalaga at hindi na magdudulot ng panganib sa mga tao. Para sa marami pang makabuluhang istorya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Just press the Storya logo and hit subscribe. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli!